Nasabi mo doon sa nag-comment na hot topic ang fixed marriage dyan. I just wanna know if ano yung thoughts mo on that. Eh, nagkakaroon ako ng choice if mag-work ba yung fixed marriage dyan. Dahil parang ayun lang yung way ko para makapag-stay ako ng more than 12 months kasi I have no relatives dyan sa US. I'm gonna leave this comment para sagutin ng mga viewers. Kunin natin yung pulso ng madlang pimples. So guys, anong sa tingin nyo? Kung kayo ba, are you guys for it? Yun nga, fixed marriage para magstay dito ng matagal? Or hindi? What are your thoughts? Comment down below. Let's see anong sasabihin ng mga viewers. What's up guys? Kamusta? So today, magpapala na naman tayo ng snow. Mas grabe ngayon. Papakita ko sa inyo. OMG! Tignan nyo naman. Loko. Yes! So, ang laka, tignan nyo naman. Oh, diba? So, papalan na po tayo. Laka, oh, yan, papakita ko sa inyo. Oh, diba? So, bro, laka, grabe, bundok na dito, guys. So, grabe ang taas sa ano, ano po siya, guys? Sabi sa balita, 1 foot. 12 inches is no. Wait lang, aray ko. Dudulas pa ako. Suotin natin yung aking bonnet. Para kahit nagpapala, okay pa din. Ganon! Lamig! Teka. Stop ko lang. Kukuha lang ako ng story pang Instagram. Wow! Wait lang, yun palang pagod na ako, mag ano na nga tayo, snowblower na nga tayo. Bayan na yan, no? Ah. Grabe! Dilim na. Hindi kaya ng ano, snow blower. Ang kapal talaga. Eh, kailangan din i-clear tong walkway. So, let's go. Good, grabe. Hindi kinaya ng snowblower. Sakit sa likod, guys. Woo! Grabe, natapos na, guys. Grabe na. Ganyan, hindi perfect. Hindi rin perfect sa kapitbahay. Grabe. Winter wonderland. Hindi ka. Winter chaos land. Nakakapagod, guys. As in, wala na akong pores. Grabe. Tara na. Pero at least grabe yun. Parang mahigit 12 inches na.
Salamat sa pagsama. Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. So today, sasagot na naman tayo dun sa mga comments nyo dun sa last video. Para sa mga bago po dito sa channel, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. I create different videos about buhay Amerika at mga Filipino living the American dream. So kung ganun yung mga content na gusto mo, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. It's Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. So simulan na natin. Shoutout nga pala dun sa mask ko sa doorknob. Sorry no. Dominado sa Estorador, paano kung may bahay sa US tapos magbabakasyon sa Pinas ng ilang months? Di ba yan mananakawan o pasukin ng masamang loob ng bahay tapos pagbalik dyan wala na naman ang loob ng bahay? Safe ba dyan? Iwan ang bahay sa US kahit ilang month na walang nakatira dyan? So Dominados, piling ko ano, safe naman kung meron kang security sa bahay. I mean, dito pwede kang maglagay ng mga yun, CCTV, may mga gano'n naman sa Pilipinas, di ba? So dito, karamihan mga bagong bahay dito, at least dito sa buong village namin. Alam ko lahat kami merong CCTV sa buong bahay, tapos may kasama na siyang alarm system. Yun nga, kung may pumasok sa bahay nang wala ka, may magno-notify dito sa cellphone, tapos mag-a-alarm yung buong bahay na maririnig ng mga kapitbahay. Tapos may certain seconds na kapag hindi kami nakapag-confirm na alam namin nga na may tao sa bahay or ganyan, may mga pupuntang police automatic. So, yun. So, ganun naka-high-tech ngayon, guys. Kaya kahit wala kami sa bahay, nakikita namin yung mga galaw dito. Okay, di pa pala yung nakita yun. Hindi ganun. John Del De Mayuga, lakas Kuya Vince, pa-shoutout naman. Namiss kong magpa-washout sa'yo. Washout nga pala kay John Del De Mayuga dyan. Thanks sa support. Alvin Tejada, hello Sir Vince. Pa-shoutout naman dyan. Shoutout din kay Alvin Tejada, hello Sir. Tanong lang po kung mahirap bang kumuha ng license dyan sa US. Sagot ko na to. Anyway, madali lang kumuha ng driver's license dito, sir. Actually, kakakwento lang namin ng kapatid ko kumuha siya ng driver's license sa Pinas. Kasi 17 na siya, pero nakuha niya na yung non-pro license niya. Grabe, buong araw yata daw siya nandun. Or basta ang tagal. Sabi ko dito parang siguro isang oras lang natapos kagad ako. Ganun din, magbabayad ka, pila-pila. Dito nga, pagka-pila mo dun sa isa, tinatawag na ako dun sa kabilang counter agad, di parang, ang bilis. Pero anyway, yun yung gusto ko dito kasi hindi kanila talaga pag-aantayin ng matagal. So yun, easy, madali lang dito, Alvin. Jackie Lucido, hello Sir Vince, lagi ako nanonood ng vlog mo. Ask ko lang kung mataas din ba ang cost of living sa Hawaii. Salamat po, babe, safe. Hello Jackie Lucido, thank you sa panonood. Yes, according sa bestplaces.net, Honolulu, Hawaii, is 65.1% more expensive than Chicago. So, mas mahal po dun. Mas mataas ang cost of living sa Hawaii. RJ De La Cruz, hindi man ako nauna, pero pagising ko po, kayo ang unang nasa bell icon ko. Kaya pinanood ko agad. Uy, salamat. More blessing to kamo. God bless you too, RJ De La Cruz. By the way po, in demand po ba dyan mga caregiver or nursing assistant? Paano po kaya process ng visa po? Alam ko same lang siya sa EB3. Yun nga, EB3 visa, i-search mo. So, pwede kang mag-apply through agency kasi marami dyan sa Pilipinas, alam ko. Or if meron ka namang budget, mag-hire ka ng immigration lawyer. So, ganun din yung process niya. Search mo yung EB3 visa. So, yun. Jazel KWYN Sature. Hi Sir Vince, I'm back! Pa-shoutout naman po from Oman. Hello, shoutout to you, Jazel KWYN Sature dyan sa Oman. At hello din dyan sa mga kababayan natin sa Oman. Keep safe! Musta ang snow dyan? Natunaw ba? Oo, natunaw na. Ay, actually, hindi pa siya natunaw. Ang dami pa. Ay, no, nasa bintana. Papakita ko ba? Masisira yung angulo, pero anyway. Tadaan! O, diba? Ang dami pa rin. So, ganun talaga ang buhay. Ay, better lang. Wow. Ask ko lang, Sir Vince, yung katulad yun po na YouTuber dyan, malaki din ba tax na babayaran? Salamat, Sir Vince. Oo, malaki din yung tax na babayaran kasi gaya nyan, meron din akong regular na work. So, hindi lang naman yung tataksan sa pag-YouTube ko eh. Tinataksan din lahat ng mga sideline ko dito. So, ayun, medyo malaki din siya. Josh Jomers, good day Sir Vince. Sir, ask lang po ako, may employment opportunity po si Mrs. Jan sa Chicago na mag-work sa dialysis division po ng hospital in which po brother-in-law niya po Jan na din nagtatrabaho at UA citizen na din. So, anong Jane? Good night. Baka po siya sa employer in which okay approve naman po. Pinapakuha muna siya ng IELTS at undergo review na po si Mrs.
Kung mapala rin po makapasa at okay lahat sa employment visa, matutuloy po siya dyan. Question po, pag nag-work na si Mrs. Jan, may chance po ba kami makasunod ako at daughter namin? Or kailangan pa maghintay ni Mrs. ng green card o mag-US citizen muna siya before kami makasunod sa kanya dyan sa US? Thanks po. Alam ko pwede na kayo sumama agad. Yun ay kung aabot kayo dun, need you lang i-update at i-add yung pangalan mo at ng mga anak nyo para makasunod kayo agad-agad. Alam ko ganun yun. Kasi ganun yun sa akin eh. In-add lang niya ako. Siyempre wala naman talaga ako sa petition kasi ang pinetition naman ng employer is si commander. Eh since married kami, in-add niya ako dun sa application. Tapos yun, nakasunod agad ako sa kanya. So yun. Kasi kapag hindi nyo napa-update yun, baka mas tumagal. Kunyari, nandito na muna siya tapos. Tapos hindi kayo makakasunod. I don't know, baka lang mas matagal. Ang sinasabi ko, kung pwede naman na kayo i-add bago siya makaalis, para mas malaking chance na sabay-sabay kayo makapunta dito. So yun. Dali Jake Etchon, hi Sir Vince. Ask ko lang po, how many months or years will it take para matapos po ang processing ng petition ko? Pinetition po kasi ako ng dad ko and kakasubmit lang nung form. Sana po masagot. Thanks a lot po. So Dali, depende sa case yun. I suppose US citizen yung dad mo. Kung US citizen yung dad mo, syempre kung ipipetition ka niya, if you are under 21, alam ko mabilis lang yun. Based article na nakita ko, 5 to 9 months daw. I'm not sure kung updated yun. Pero kapag ikaw ay 21 or older, mas matagal na yata yung antayin mo, as in matagal na. Yun ang alam ko ha. Eve Burgos, hi Vince, watching from Pacific, Saipan, USA. Nox, Eve Burgos, hello. Hello sa mga kababayan natin dyan sa Saipan. At sa iyo, Eve Burgos, thank you. First time ko mag-comment but always watching your videos late last year nung naging follower mo ko. But thank you support at for always watching, Eve Burgos. Hello sa iyo dyan at sa family mo dyan sa Saipan, USA. Veronica Agura, yes, that's true. Americans are friendly. They like to build connections. Ang difference sa kanila, dapat may sense kakausap. Dito, panay Marites lang. Talaga po. Marami palang Marites sa Pilipinas. So, alam nyo na. Hindi, pero totoo yun. Sila, yung mga tao dito, parang gusto nila may sense kausap. Kahit sino naman, di ba? Kapag walang sense kausap, parang... Brands and Jello Valladolid. Vince, ayaw nila ng masangsang na amoy, lalo na pag nagluluto ka ng tuyo or bagoong. Totoo nga, no? Kahit sa cologne, wait lang, doon muna tayo. Naalala ko dati sa office ko, nagbaon ako ng bangus. Daing na bangus. Tapos, nag-microwave ako. Sa yung mga tao parang, hindi naman nagpanik, pero parang nakita ko, oh shit, parang ibo nga pala. Wala pala ako sa Pilipinas. So yun, ayaw nila ng mga ganun. Pritong isda, lalo yung toyo, syempre, grabe. Baka mapaaway ka kapag, lalo kung nasa apartment ka, ano, sa building, luto ko ng toyo, naku, baka may mag-report. Kahit sa cologne or perfume, ayaw nila ng sobrang bango. Totoo, naalala ko yun ito sa akin ni Commander. Ang blacks daw nung pabango ko. Tapos sa kanya ko rin unang nalaman yun. Ayaw, sabi niya, ayaw ng mga Amerikano nung ganyan. Totoo nga, na-confirm ko kasi sa office din yun dati. Nag-spray akong pabango. Sabi ng office mate ko na hindi Pilipino, ang tapang daw. Sabi niya, ang tapang. Nag-Tagalog siya, guys. Ayaw nila ng ganun, guys. Shoutout naman sa bunso ko na lagi kong kasabay sa panonood ng video mo, si Altea Briana. Thanks and best regards. Uy, may kapatid ka pala dito. Oh, shoutout sa'yo, Altea Briana. Thanks for watching. Lara Samaniego, hi po ulit Sir Vince. Hindi man po ba dyan ang hotel restaurant management pag nagtrabaho po? Super naka-inspire po manood ng videos mo. Ingat po. Thank you, Lara Samaniego. So, I don't think in demand yung hotel restaurant management. Kasi yung sa akin nga na nasa corporate, yung nga, banking and finance, hindi ko rin kino-consider na in demand. So, same goes with hotel restaurant management. Feeling ko hindi siya in demand. Ang in demand talaga dito yung mga nursing aide or nursing assistant, mga nasa medical field, lalo nga pandemic, lalo pang umarangkada yung ano, yung pag-hire sa mga nasa healthcare industry. So, yun. Gian Francisco, bro, I watched your vid regarding fixed marriage dyan. Actually, na-message na kita sa IG but I didn't get a response. Sorry naman, bro. Try ko na lang dito, baka mabasa mo. So, ito, binabasa ko na siya. Sorry naman. Nasabi mo dun sa nag-comment na hot topic ang fixed marriage dyan. I just wanna know if ano yung thoughts mo on that. Kasi I already applied sa agency and on process na yung pagpunta ko ng US this year. But J1 visa lang yung makukuha ko because I applied for internship. But my goal is to work more than 12 months and to earn money for a long period of time dyan sa US. But ayun nga, J1 visa is only allowed to stay up to 12 months lang. E nagkakaroon ako ng choice if mag-work ba yung fixed marriage dyan. Dahil parang ayun lang yung way ko para makapag-stay ako ng more than 12 months kasi I have no relatives dyan sa US. Thank you bro, more power to your channel and God bless. Shoutout din sa vid, lol, keep safe always. So shoutout sa iyo, Gian Francisco. Medyo hot topic nga kasi yan. So I'm gonna leave this comment para sagutin ng mga viewers. Kunin natin yung pulso ng madlang pimples. So guys, anong sa tingin nyo?
kung kayo ba, are you guys for it? Yun yung fixed marriage para magstay dito ng matagal? Or hindi? What are your thoughts? Comment down below. Let's see anong sasabihin ng mga viewers. Pero Jen Francisco, yung message kita sa Instagram. Promise. Ngayon din, pagtapos ko mag-edit. Jason Cachero, Sir Vince, good day. I would like to say thank you for inspiring us in your vlog. We learned a lot from your thoughts and advice. Please accept my simple token of appreciation. Thank you again and God bless. I sent a picture in your messenger. Uy, talaga po. Thank you, Sir Jason Cachero. Sige, check ko. Thank you. Malkiel Alejandro, hello Sir Vince, I hope you're doing good. I hope you're doing good too, Malkiel. Finally, may ticket na kami pa US around April. Kami darating, uy, congrats. Pero ask ko lang sana, do you have any idea gaano katagal ang process ng tourist visa? It's for my 70-year-old mother. May iwan kasi namin siya for the meantime and kukunin din namin ASAP. But I am just a bit worried kung gaano katagal may backlog pa kaya sa application. Thank you in advance. God bless. Keep safe, bro. So guys, tulungan natin si Malkiel Alejandro. Kasi ako personally, wala akong update gaano katagal yung tourist visa ngayon. So para sa mga naka-tourist visa dyan, nakaka-apply lang or mag-a-apply pa lang. Ano yung update guys? Para alam din ni Malkiel Alejandro. So, yun, thanks in advance people. So, that's it for today guys. Thank you so much for watching. Sa mga naglapag ng comments, thank you. Kung tinapos mo yung video, thank you very much. If natuwa ka sa video na to or kahit hindi, or kung may natutunan ka kahit konti lang sa video na to, please click the subscribe button. Makakatulong yon mga kababayan. If you guys have any questions, suggestions, or wala lang, gusto lang mag-comment about Buhay America, or kahit ano, comment down below. Message me on Instagram. Sorry kung hindi ako naka-reply agad, pero mag-message ako, mag-reply ako guys. Again, comment down below. Like this video. Share this video na rin para masaya. So, yun. At please follow me on my social media accounts and magkita-kita tayo sa susunod na vlog.